Isang pinagpalang araw po muli sa inyong lahat. Isa na naman pong pang-negosyo recipe ang aking ibabahagi sa inyo na sigurado namang patok na patok ngayong pasukan. Pwedeng-pwede nyo din pong itong ipambaon sa inyong mga mahal sa buhay. Tara at simulan na natin ang paggawa nito. Panipisin o pisain lamang ang mga tinapay gamit ang rolling pin. Kung wala naman kayo nito, ay pwede kayong gumamit ng bilog na baso o kaya naman ay bote na meron kayo sa bahay. Make sure lang na malinis sa inyong gagamitin sa pag-roll ng mga ito. Ulitin lamang ang paggawa nito sa iba pang mga tinapay. Pakipanood nyo lamang hanggang dulo ang kompletong listahan ng mga ingredients na kakailangan. Mayroon na rin itong costing kung magkano ang aking nagastos para sa recipe na ito. Hiwain na din ang keso depende sa gusto nyo laki at kung magkano nyo siya gustong ibenta. Mas maganda na medyo kapalan natin ang hiwa para naman malasahan talaga na may cheese ang ginawa natin o ibibenta para naman hindi madala ang bibili sa atin. Mas nainam na pahiran muna ng mantika ang kutsilyo na iyong gagamitin para mas mapabilis ang pag-slice nito at maiwasang dumikit ang cheese sa kutsilyo. Sunod naman ay hiwain natin ang mga hotdog. Balihin natin ko ang bawat isa sa apat. Pwede nyo na mahatiin lang sa dalawa pero mas mahal nyo na nga lang siya mabibenta at baka hindi na din afford ng mga bibili. Pero nakadepende pa rin naman sa inyo, baka medyo afford naman ang mga customers nyo, why not, diba? 5 pieces ang ginamit ko dito kaya naman nakagawa ako ng 20 pieces. Pero mas maganda syempre kapag mas madami ang magagawa at nabibenta natin dahil siguradong mas malaki ang kikitain natin. At ito na nga ang mga nahiwang hotdog. Ngayon naman ay mag-roll na tayo ng tinapay. Ilagay na natin ang hotdog sa ibabaw ng tinapay at saka ilagay ang cheese. Tapos ay atin nang itong i-roll. Hindi na ako naglagay ng pandikit o toothpick sa dulo ng tinapay dahil kapag nailulog na ito sa itlog ay kusa na itong didikit. Ulitin lamang ang procedure na ito sa iba pang mga tinapay. At ito na nga ang itlog na gagamitin natin. Bali, 2 piraso ang ginamit ko. Maglagay lang tayo ng asin pang padagdag pang lasa. At saka na natin i-beat ang mga itlog. Pwede kayong maglagay ng tubig para mabawasan ang gagamitin itlog at para mas makatipid kayo. Ilagay na rin natin ng breadcrumb sa isa pang bowl. I-dip na natin ng breadcrumb sa itlog. At saka ilagay sa breadcrumbs para ma-coat ito. Ulitin lamang ang procedure na ito para sa iba pa mga bread rolls. Kapag natapos na ma-breaded ang lahat ng bread rolls, ay pwede mo muna itong ilagay sa ref for at least an hour para mas mag-firm ang kapit ng crumb sa tinapay. After ma-chill ang mga bread rolls, ay pwede na tayo magpainit ng mantika. Make sure lang na nasa katamtaman lakas ang apoy para hindi mabigla o masunog ang mga ito. Ikot-ikutin lang na madalas ang mga ito para magpantay ang luto hanggang sa maging golden brown. Ayan, luto na! Pwede na natin hanguin ang mga ito at ilagay sa strainer para maalis ang excess oil ng mga ito.
At ito na nga ang finished product. Pwede nyo siya ilagay sa cake yung plate. Lagyan na din natin ng ketchup para mas lalong sumarap. Cake man time na! Tara, kain po tayo! Mukhang kaya ko ubusin lahat ito ah. At ito na nga ang mga ingredients na ginamit ko sa recipe na ito. Gumamit ako ng 20 pieces na tasty bread. 2 piso ang bawat isa, kaya 40 pesos ang nagastos ko dito. Gumamit din ako ng 5 pieces na hotdog, yung jumbo queen size ang ginamit ko dito. Lumalabas na 8 pesos ang isang piraso, kaya nakagastos ako dito ng 40 pesos. Naglagay din ako dito ng mga 200 grams ng cheddar cheese. Bali, 40 pesos din ang naging cost ko dito. At para naman sa pag-ready naman ito, ay gumamit ako ng 2 pirasong itlog. 8 pesos kada piraso, kaya 60 naman ang naging cost ko nito. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, pwede kayo maglagay ng kaunting tubig para mas mawawasan ang gagamitin ninyong itlog at mas pumapa pa ang cost nito. Naka 180 grams din ako ng breadcrumbs. 18 pesos naman ang naging cost ko nito. Nakagamit din ako ng mga 500 ml ng mantika pang prito. Bali, 120 pesos ang isang bote ng 1.5 liter. Kaya 30 pesos ang nagastos ko naman dito. At para naman sa lagayan ay gumamit ako ng cake yung plate. 30 centavos ang isa, kaya 6 pesos ang total cost nito. Isama ko na din yung pamasahe ko at yung gas sa pagluto, kaya nag-add ako ng 50 pesos. Kaya ang total ng lahat ng nagastos ko dito ay 240 pesos. 20 pieces ang lahat ng nagawa ko, kaya 12 pesos ang cost ng bawat isa. Pwede niyo siyang ibenta ng 18 to 20 pesos. Kaya pwede kayong kumita ng 126 to 166 pesos. Hindi na masama, diba? Pero syempre, kung mas madami pang iyong mabibenta, ay mas malaki pang iyong kikitain. Paalala lang po, ang mga presyo ng mga ito ay nakadepende pa din sa inyong lugar. Kaya doon pa din kayo mag-base na inyong cost at pwedeng kitain. Sana ay makatulong ay binahagi kong pang-negosyo idea. Hanggang sa muli, thanks for watching!